Bali for pick up. So ito na yung final. Final touch. Oo, yeah. Para magmuha naman siyang brand. Bali ang ginawa natin dito, nakadaan tube shifter siya. Eh, ginagamit niya to everyday. So nahihirapan daw siyang yumukok pagka... Lalo pag packet siya, ang tendency siyempre mag-ship ka. Eh mawawala ka sa balance kasi bibitaw ka sa kuko sa harap. Oh, so nangyayari, naiiwan siya. So ngayon, nagpalagay siya ng STI, although itong model ng bike na to is not supposed to have ergo power shifter. Although available na naman ng power shifter, bakit siyempre para sa kanya yung comfortability at saka yung safety ang importante. So, i-consider din natin yun kasi kung pang bike show, yan, pwede natin, ano, or kung wala namang paakyat, puro patag, so, okay sana yung down tube. Eh, kailangan niyang shifter, so, ito, nag-decide siya na, ano, palitan. Yun mga idol, no? Kung gusto niyo pala magpa-restore ng mga bike o magpa-linis ng mga classic bike niya, pwede-pwede yan dito kay Sir Melo. Ito, kagaya nito, nakapalinis lang to sa kanya. Ito, classic bike to, Kunlago. Ayan, napakaganda ng ano. Nakakalinis na lang ito. Kung gusto niyo magpa-maintenance ng mga alagaan yung bike ng mga classic ay mga vintage bike, pwede-pwede yan dito kay Sir Melo. Tsaka ito, may mga pambenta rin naman siya mga bike dito. Ito, meron siyang MTB rito na ano. Ayan, may specialized dyan. Itong mga gandang klaseng components nito. Mamaya tatanong natin yung presyo niya, magkano yan. Tapos ito, mga specialized din to, mga mountain bike. Require lang kayo dito kay Sir Melo, no? Ito, mga ano to, classic. Ito, may mga binibenta rin sa mga frame dito. Mamaya, malalaman natin kung magkano presyo niya. Pakita ko lang muna sa inyo. Nagre-ready pa siya. Ito, Giant to, pro bike. Yun, specialized. So, may mga marami siyang specialized dito. Ito, I think, pag carbon tong isa na to. Ito, carbon to. Scale, meron din siya. Ito. Tapos ito, mga classic bike niya, nandito. Mga naghahanap kayo ng mga classic bike, marami yan dito kay Sir Melo. Ano? Ayan, yung mga nakapambenta niya mga bike dito. Ito, mga naghahanap ng ganitong setup ng bike, meron din dito kay Sir Melo. Sa loob meron pa doon kay Sir Melo. Pasok tayo doon sa loob. Ito, mga iba niyang pangbenta. Ayan, ito. Merida, ayan, mga classic bike niya. Ayan, marami siyang bike dito, no? Kung gusto yung mga naghahanap kayo ng mga classic, ayan, Wheelier, Canon din. Ayan, papakita namin yan ni Sir Melo. Tapos mga frame. Ayun, oh, lupit lang, nakasabit na yun. Okay. Ayun, mga idol, no? Kasama natin Sir Melo. Kasi, dadali namin itong ano, pinagawa sa kanya, ano, pina-restore, tsaka pinakinis. Oo, papatune up. Ayun, Sir Melo, sama natin. Pumunta tayo dun sa may binibilihan niya ng mga parts ng ano. Duber Bike Shop. Mamaya, pakita ko rin yung mga binibenta nilang parts doon para makita nyo rin kung may mga kailangan kayong parts doon, pwede kayo kumontak doon sa kanila. Ito, ano to? Kunlago Master. Kunlago Master, sir? Oo. Early 90s, late 80s to. Yung ganitong bike, sir? Oo. Medyo collectible tong ganito, ano? Collection na lang parang, ano? Oo. Collection. Tapos makikita nyo ang legit na Kunlago. Oo. At yan, may mga markings yan, yan. Mga naka-impose, no? Oo, yun. Tapos ang last yung nasa bottom na. Oo. Meron naman yung lover ng tao nila dyan. Sa Kunlago Master. Master. Kunlago Master. Yung mga pinaka-shifter niyan, nasa kanya? Ito, bali. Ayan. Papalitan ko ng ergo shifter. Ah, papakabit pa doon sa ano? Oh, okay. Shop. Ano to eh, naka-downship eh. Nahihirapan daw siya kaya pinonvert ko sa STI or ergo shifter.
Anong ginawa mo dyan, Sir Melo? Linis? Ito, dinedetail ko. Ito, no, alam, medyo pinalabas ko yung mga stainless na. Detail, tsaka... detail sa mapping, upgrade, bapping. Bago nung wika namin. Yan, yeah, makikita nyo naman, no. Pintab na, di ba? Bago yung tura nyo. Pintab na. Ito naman, doon sa mga mahihilig talaga ng mga classic bike. Pero kung hindi mo naman hilig ang classic bike, hindi mo talaga masyado ma-appreciate yung mga ganitong bike. Okay. Meron talaga mga biker na mahilig sa mga ganitong klaseng bike. Yung mga classic. Very nostalgic kasi ito. Oo. Pag sinakyan mo, parang bumabalik ang yung kabataan. Yung kabataan, no? Oo. Saka makikita nyo, no? Luma na to. Oo. Pero nung inayos ko, bumalik uli ang ano. Yan yung ang kaibahan ng mga brander na nalim. Kahit kalawangin na, pag binapin pa rin, babalik pa rin, no, sir? So, kahit mas mahal siya, at gusto nyo ng classic bikes, mga ganito branded ang, ano, usually mga Italian brands naman. Mga Italy, no, sir? Oo. Ako, hindi ko na-advise yung mga China-China na bike. Oo. Kaya mga kabataan ngayon, yun ang mga hilig nila, yung mga... China at MTB. Meron din naman mga ibang kabataan ang hilig din ko. Classic. Oo, classic. Kasi once na nag-classic ka, investment na agad yun. Oo. So hindi siya lugo, no? At saka magandang ride ng classic. Kahit tumagal yan naka-inboxer, hindi masyadong na... Oo, basta lagaan nyo lang ng maayos. Ang linis, no? Simple lang naman ang... Pag-aalagaan nito, kailangan yung hindi nakakamugan, hindi nakaarawan. Kasi yun yung mga number one cost ng pagkakalawang. Tapos pagka hindi naman gagamitin, at least once a month, pag-alawin nyo yung mga pairing mga pipes. I-pull out once a month, ikutin nyo yung seat post, tapos paikutin nyo yung gulong, yung crankset. Para hindi ma-stack up, no, sir? Lalo na maraming collection dyan, dapat pinatalaw nyo rin yung mga bike. Ngayon mga idol, no? Dito na tayo sa Dober Bikes and Dober Bike. Marami rin naman nagpapagawang mga ano dito, yung mga China bike, no? Yung bike shop talaga siya. Dito nagpapagawa si Sir Melo. Dito ka kumukuha ng mga parts mo, Sir Melo? Oo, dito ako nagpapagawa. Ito yung ano ko. Propa mo? Ito yung bike shop na ano. Ayun, yung Bianca dyan, no? Mga Bianca, yung mga binibenta nilang Bianca. Tapos yun, yung Bulnago rin dun, no? Sabi. Ito yung isa, BMC yung isa, sa dulo. Ang gaganda, ito carbon. Halo carbon. Mga pambenta nila yan, Sir Melo? Hindi, itong mga bike na ito, collection dun naman ang may-ari. Mga collection nila? Aircraft, pero sa Singapore naka-base, kaya makikita niyo gaganda ng bike. Mga collection nilang pala yung nilupit. Ano na to, yung Bianca na to. Ilan din sa lupit? Yun, yung Bulnago na ano. Yung sa pula, sa taas? Oo, yan yung bali yan, galing Singapore. Singapore? Oo, bali top of the line yan nung ano. Carbon yan, no? Sir? Carbon, oo, full carbon yan, siguro mga 6 kilos lang yan. 6 kilos? Oo, sabi niyo. Mga super record na 11 speed. 11 speed, so karantin. Ayan, ito nyo, puro kampanyolo yung piyasa lahat. Titanium. Lupit ng mga parts na yun. Titanium, super record, sting speed. Ito yung mga dinadating niya ito galing ibang bansa. Madam! Mabilang! Dito marami rin mga gulong sila dito. Yun, mga shaker na lang.
niya. Para sa loob yun din. Final touch. Oo, yeah. Para magmuha naman siyang brand. Bali, ang ginawa natin dito, naka-down tube shifter siya. Ginagamit niya to everyday, so nahihirapan daw siyang yumukok pagka lalo pag packet siya, ang tendency siyempre mag-ship ka. Mawawala ka sa balance kasi bibitaw ka sa kuko sa harap. Oo, so nangyayari, naiiwan siya. So ngayon, nagpalagay siya ng STI, although itong model ng bike na to is not supposed to have ergo power shifter. Although available na naman ng power shifter, bakit? Siyempre para sa kanya, yung comfortability at saka yung safety ang importante. So, i-consider din natin yun kasi kung pang bike show, yan, pwede natin, ano, or kung wala namang paakyat, puro patag, so okay sana yung down tube. Kailangan niyang shifter, so ito nag-decide siya na ano palitan. Although yung sabi ko sa kanya, i-save niya yung original na piyesa. So ito yung pinagtanggalan, bali ni-restore ko na rin para magmukhang bago. So bali, in-upgrade natin, ito yung shifter niya dati. Ito yung dati? Oo. And then ito rin yung dati niyang brake lever, which is Campagnolo rin. So pinalitan natin, lagyan natin ng cable guide, tsaka ito. Pero ito STI din to, sir? Hindi. Ah, brake lever lang to, no? Oh, brake lever. Aero, bali, ang tawag dito aero kasi nasa loob yung ano. Kasi dalawang klase yung classic eh. Meron yung McDonald's. Ito hindi. Kasi ito yung shifter niya. So, kung mag-upgrade ko kayo, as much as possible, i-save niyo yung original na piyesa kasi importante ko yung nandiyan pa yung mga original na piyesa niya para at least plano niyong ibenta, pwede niyong balik yung original. Kasi mas mataas pa rin ang value ng original. Original. Kasi, ano yan, kumbaga, kasama sa buong bisikleta eh. Ngayon, ang purpose naman natin, ibalik natin yung kintab niya. So, itong kulinago ngayon na to, naka-Gilco tubing, Columbus tubing, yan. So, ang purpose nito kung bakit may ganito, para mas tubibay siya, mas matibay matatag yung kasi parang yung pinaka core, yung lahat ng mga corner na yan, nandyan yung ano, yun yung nagpapatibay, parang meron siyang sarili na yan. Yan ang gear ko. Yan ang tawag. Ito yung mga korba-korba na to? Oo, ito. So, kada korba niyan, yan yung nagpapalakas nung ano. Para mas matibay yung tubing niya kasi ang ginamit na material dito is chromoly. So ito naman makikita natin meron siyang design. So ito ang ini-emphasize natin na pakintabin kasi para yan yung mapapansin nung titingin. Bahala sa kamukha niya rin yung Arabesque na Kulnago. Yung Arabesque naman na Kulnago mas high-end yun. Yung maraming ano, pati dito stainless. So ito lang ang stainless. Dalawang klase yung Master ata, meron pa yung Master Olympic. Yun yung nabenta ko last time. So kailangan lang natin pakintabin. Yan. So kailangan nating naka-gloves din para hindi na tayo mag-iiwan ng marka ng daliri kasi medyo alam mo yung parang pawis ng kamay, medyo may acid yun. Nag-iiwan ng marka. Ito lang ang gamit ko, no? APC wax. APC wax? Oo. Ito pang, ano to, pang bike show na, ano. Available naman sa Shopee. Ah, sa Shopee mo. Oo, 1,000 isang ganito. Pero ito, mga, kung ganito karami yung bike mo, tatagal ng isang buwan. Pero kung dalawa, tatlo lang, baka abuti ka na ng isang taon. Taon na yan. Oo, so, meron din yung maliliit. Or, nagbibenta rin ako, nire-repack ko yung maliliit lang na, ano, yung 150 ko, 150. Para nagbibenta ka ng ganito? Oo, nilalagay ko sa, ano. Kunyari, gaya nito, pag natapos to, pag pinick up, i-offer ko yung wax na to para ma-maintain niya pa rin yung kintab niya. Kasi kung iba yung gagamitin niya, mag-iiba naman yung style ng bike. Ito yung chromoly. So, ibig sabihin, yung stainless coated na to, pati loob, ano rin, stainless pagka ano. Kaya lang,
pagka na-expose kasi ang chrome oily, kinakalawang din. So ito, pero ito yung sign na chrome oily. Kasi yung iba, porket bakal eh, kiniklaim nila na chrome oily. Eh, hindi lahat ng steel frame eh chrome oily. Kasi ang chrome oily, ano yan, special kind of, ano yan, yung tubing. So, mas magandang klase pa rin ang chrome oily. Ang chrome oily kasi, mas manipis compare sa high-ten. High-ten steel. Oo, high-ten steel. Yung high-ten steel, yun yung regular na bakal na nag-under ko sa matinding proseso. Oo, kasi parang ano yan eh, hini-heat nila yan eh, para ma-achieve nila yan. Kasi pagka mali yung pag-init, nagiging brittle, kaya nga minsan hindi ko in-encourage na painitan ito para matanggal eh. Kasi baka mamaya, ang ginagawa kasi nila, painitan, sabay bubuhusan ng tubig. Nag-iiba yung composition ng ano, yung iron na niya. So, nagiging brittle, nagka-crack. Kaya mas maganda pa rin na. Yung mga ino-offer mo dito, sir, may ilong ano? Mga services mo kung gusto mong pagawa nila? Mga services po natin, kung gusto nyo magpabuo ng bike from scratch, uumpisahan nyo natin, bibili mo tayo ng bike na gusto nyo, yun ang magiging base bike, tapos i-upgrade natin according sa sarili nyong design, ganun mo ang ginagawa ko minsan. So para at least yung bibili nyong bike, eh yun na yung mismong gusto nyo, kaysa yung bibili pa kayo sa ibang store. Pagbili nyo, tapos bibili rin kayo ng pyesa para i-upgrade, mas magastos lang. So ako, ang charge ko, nag-ano rin ako, ripping, pull out, polish, and retouch ng mga ano. So, ang ano ko, ito ang charge ko rito, 1.5. Bali, detailing lang to. So, tapos pagka sa student, meron kasi akong student discount, 50% ang estudyante. Lalo yung ginagamit sa bike to school. Or pagka may available akong pyesa, ginagamit ko na lang doon sa estudyante, hindi ko na pinagbabayad. Kasi yung iba namang nagpapagawa sa akin, yung mga kliyente ko, mga suke, iniiwan naman nila yung pyesang pinagpalitan. Tapos sasabihin nila sa akin, ibigay mo na lang doon sa estudyante na mga kailangan. Parang doon mo na lang kasi susuportahan natin ang mga estudyante kasi alam niyo naman ang kabataan ang pag-asa ng bayan. And so ito ano paulit-ulit, kala nyo lang nila madali, pero actually siguro yung ginawa ko ngayon siguro 5 times kong uulitin yun hanggang bago niya ma-pick up, kasi habang pinapalish mo siya, gumaganda yung ano, hindi mo naman makukuha yung kintab niya sa isang beses mo lang na ano. So every hour, polish, wax, tapos iba-ibang ano, iba-ibang ginagamit to. Pagka kailangan kong palabasin yung stainless na, ito yung ginagamit mo. Tapos ito, itong pledge na ano yung ginagamit ng mga security para kumintab. Kasi importante sa klase, makinis, malinis, at nasasakyan. So, ang disadvantage lang ng klase, medyo mas mahina ang brake system, ganun. Mabigat kumpara sa carbon, pero safety, mas safe pa rin tayo sa klase. Kasi, di ba? Matibay. Oo, bakal eh, mas matibay eh. Hindi naman natin na anong carbon, pero siyempre may mga nangyayari naman talaga sa carbon yun eh, yung napuputol or nagkakrak. Samantalang ang presyo marami. Pero ang comfortability naman ng ano, ng carbon is malaki. Magaan kasi siya, madali siyang ano. Eto, ang tawag nila sa classic is ganda. Kung gusto mong mag-classic, siyempre mag-konting tiis kasi iba kumpara sa modelo. Bali ito, in-adapt niya na yung medyo modern kasi ergo power shifter. Ang tawag sa ergo power shifter?
power shift ka. Campagnolo. Ang ito yung counterpart ng Shimano na STI. So, ito lang naman ang ano niya eh. Bali, ito lang naman ang pinalitan natin. Ito lang yung kinabit mong pyesa dyan na nagamit sa'yo. Oh, bali, para mas komportable raw siyang mag-shifter. Oo, kasi nahihirapan. Kasi ano, ginagamit niya raw ito sa Odax. 400 ang tinatakbuhan nito sa Odax. 400 kilometer. Oo. Layo. Oo, kasi yung Odax parang ano yung wala lang, gusto mo lang mag-bike, tapos orasan mo yung takbo mo. Takbo mo. O, tapos kung anong kaya mong takbuin doon, para next year, sasali ka ulit para makakita mo yung difference kung nag-improve ka ba o hindi. Depende kasi yan yan, sa Odax ata kanya, kung anong bike, kanya-kanyang klase ng bike. May mga folding, may mga mini-belo. Ito, no, ang mga classic parts na Campagnolo na usually galing Italy. Mahal po, kaya kung nagagandahan po tayo sa kanila, nakikita natin, makikita, kasi may presyo, di ba? Kunyari, eto, kung may magpaparestore sa akin na made in China, puro kalawang, hindi ko kayang ibalik sa ganito to eh. Sa makintab? Oo, kasi parang disposable ata ang pyesa nyo. Unlike ito, kahit 10 beses mong pa-restore, bumabalik sa dati yung ano niya. Kintab? Oo. Ang pinaka-advice ko lang sa mga, pag meron kayong classic na bike, as much as possible, huwag niyong gagalawin kahit yung pintura, huwag niyong i-repaint. Lalo kung di naman professional yung magre-repaint. Kasi mas maganda pa rin original lahat. Original color. Ha? Original color. Oo, oh, ito, original, lahat yan, original pa yan. Sir Melon, no? Oo. Ito lang yung dinagdag niya siguro dyan. Ito, yung fork. Ito naman, makikita naman natin yung mga, ano yun, no? Yung mga sign ng Kulnago. So, kasi mayroong mga Kulnago na pwede. Ito, makikita natin legit kasi kompleto siya ng pantograph. Ang tawag dito, pantograph. Kita nyo, yung mga battle scar, hindi naman natin nire-retouch kasi mas maganda kung may mga ganyan kasi sign off ano yan eh, usage. Ibig sabihin nagagamit yung bike. Pika-pino ito ngayon. So, kung gusto nyo karoon ng magandang bike, pwede nyo dalhin dito at pwede naman pag-usapan kung anong terms, paano natin gagawin. Kasi pwede natin i-all out eh. Pwede ko kayong ibuo ng pang-bike show. Pero mas mahal na ho yun kasi puro high-end na yung gagamitin natin piyesa. Parang pinalagaan nyo lang naman sa akin yung bike ninyo eh. Mahilig kasi ako magpunas-punas ng bike. Oh, yan. Makikita nyo, ultimo itong rim set eh Ambrosio. Ang Ambrosio is talagang ano na Kulnago. Italian din to. Italian din yung Ambrosio. Oo. Kita nyo, oh, magkakaedad sila pero iba pa rin yung kulay, no? Yeah, so masarap din kasing pamparelax yung ano yung nagpapakintab ka na ng bike, kumikita ka pa. So kunyari kung balak nyo mag-restore, kung hindi kayo sigurado, pwede nyo akong konsultahin kung tama ba yung ginagawa ninyo. Wala namang problema sa akin yan. Willing naman akong tumulong. Basta sa classic lang mo. Pakikita ko sa inyo yung mga classic na galing Italy na ginawa ko rin. Bali, ako na rin yung nag-condition. Puro porcelain. Ito, kunyari, ito. Ang price doon nito, 80,000 pataas. Pero itong condition yung ganito, siguro mga 100 may higit. Kasi itong condition, 100 yan. 100 plus.
Kaya lang, bibira kayong makakahanap ng ganito, makakabili. Kasi may, most of the time, puro may sentimental value ito eh. Pwedeng ito, yung may-ari nito ngayon, eh, binigay sa kanya ng tatay niya or pinamana sa kanya ng lolo niya. Kasi 1980s pa ito eh. Or kung bibili man kayo, expectin nyo na mahal talaga. Kasi wala namang, ano, hindi naman available sa market itong modelo na to. Pero meron nung nagbibenta niyan. Gaya ko, 3 days ago, tatlong kulnago yung nabento ko. Isang tao lang ang bumili. Ang kumuha? O, pina-condition namin sa Kulnago, Manila. So, ito yung mga classic natin na available, no? Yung mga pambenta mo, sir? Oo. Ito, ayan. Yung Moser. Yan, Italian. Halos lahat Italian yung nakano? Oo, halos lahat ng bike natin dito, puro ano, no? Italian. Italian made. Oo, tsaka, ano, medyo pili na rin yung mga bike na, ano. Ito yung pambenta ni sir. Oo. Yan. Ano mga, ano dito, karamihan ng mga components nito, sir Milo? Campagnolo. Puro Campagnolo to. Oo, straight yan. Okay.